Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog, medyo maaga-aga. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, tsaka sa mga gandang comments nyo. No? Magbigay lang ko tayo ng reaksyon dito. Ito, medyo magulo ngayon eh. Supreme Court asked to declare transfer of 125 million secret funds to OBP unconstitutional. No? Pakinggan nun natin, may magbigay tayong reaksyon dito. No? Demanding the return of 125 million pesos confidential funds used by the Office of the Vice President or OVP in 2022. Among those who asked the Supreme Court to declare as unconstitutional the transfer of the funds include 1987 Constitution Framer Christian Monsod, former COMELEC Commissioner Gus Lagman, former spokesperson of former Vice President Lenny Robredo Barry Gutierrez, and former Finance Undersecretary Shelo Magno. They argue the transfer of funds from the Office of the President's... Mabibigat po yung nagpipetisyon ha, sila Shelo Magno, mga tatalino, yung si Barry Gutierrez, Christian Monsod, tsaka yung isang kanya, apat po sila eh. Contingency fund to the OVP as confidential funds is an exercise of legislative power that exclusively belongs to the Congress. Kung ginagamit yung augmentation para maiwasan yung full audit ng COA, si Barry po to, si Barry. Laki ng danger na maabuso itong ganitong kalakaran. The sovereign people ay may karapatan na itanong paano ba yung ginastos ang Christian Monsod po. Pera namin. Dahil hindi lang po right ng mamamayan ito, kundi obligasyon din po na pansinin natin ang ginagawa ng mga public officials. Dahil tayo po nagpapasweldo sa kanila. Based on the General Appropriations Act of 2022, there is a heading on confidential, intelligence, and extraordinary expenses. And a particular item with an appropriation for extraordinary and miscellaneous expenses of the OVP. But there's no item or appropriation for confidential or intelligence expenses. For the petitioners, there's a clear violation of the intent of Congress not to create an item on confidential expenses when the Budget Department released 221.42 million pesos to OVP, including the 125 million pesos for confidential funds. Pito ho pala sila, pito. Hindi na ho, ang makilala ko yung nagsalita kanina. Funds. Sa 6 na taon ni Lenny Robredo as Vice President, never humingi at never binigyan ng confidential or intelligence funds. They point out what the Budget Department did was a clear usurpation of the legislative power of Congress to create and fund an item that has not been done so by Congress. According to the Office of the Executive Secretary, the release of confidential funds is in compliance with Special Provision Number 1 under the 2022 Contingent Fund, which authorizes the Office of the President to approve releases to fund new or urgent activities or projects that need to be implemented or paid. Petitioners argue the OVP's 2022 confidential funds are not included. Budget Secretary Amena Pangandaman has explained, since the money came from the contingent fund, which is managed by DBM, it can't be considered as transfer but release. Named respondents are Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, and Pangandaman. Are these grounds for impeachment? Well, that's left to the discretion of Congress or the Department of Justice, depending on yung magiging outcome. It's now up to the so-called gods of Padre Faro to rule on the OVP's confidential funds. 13 of them are appointees of the father of the... Yun ang problema. 13 daw, appointee ni Digong. Vice President Anjoli Mario, CNN Philippines. Yun ang mabigat yan. Nasa Korte Suprema na naman po ang... bola. Kung sinong lalabas na mali at tama. Ha? Gusto ko nila magiging grounds for impeachment pa nga eh. Ha? Kasi nga eh, si BP Sara pala walang immunity from suit. Hindi kagaya ng Pangulo. No? Sabi ni Harry Gutierrez. No? Alam mo yung problema dito mga boss. Ito na naman tayo eh. Ha? Itong matatalino mga abogado, no,
Korte Suprema, lahat. Noong panahon noon ng eleksyon, filing of candidacy pa lang, di ba? Dini-DQ na si His Excellency dahil nga sa grounds na non-filing of income tax return na apat o limang consecutive, 83, 84, 85, 82, 83, 84, 85. Presidente pa yung tatay niya. Tapos yung non-filing of state tax, 203 billion. Marami ho eh. Oh, at ang nagpipetisyon na naman ho noon eh si dating Justice Antonio Carpio, Chudorte, Commissioner Rowena Guansun, Christian Monsod. Matitibay na naman ho na either na disqualify si Bongbong o parang basta pinadidisqualify si Bongbong ay hindi siya dapat tumakatakbo dahil nga raw yun. Aba, nandun pa si ano, Commissioner Kim Inares. Oh. Ang pag-uusapan lang eh, moral torpitude ba daw yun? Yung kaso na yun, ganyan ito. Oh. At yun nga, sabi nga ni Antonio Carpio nun, may kaso siya. Oh, ni ganun din si ano, si Justice, si Commissioner Rowena Guansun. DQ yan, DQ yan. Oh, ganito, ganito. Oh. Di ba magulo nun? Yan ang nangyari. Nakatakbo din si His Excellency. At nanalo ng landslide. Ha? Eto na naman yan. Parang ganun din yan ngayon eh. Ha? Matatalino na naman ho yung nag-ano sa Supreme Court. At yan nga ay kabang-abang na naman, mga boss. Kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ha? Yan ang mahirap eh. Kung sino na naman ang sasabihin ng Korte Suprema, mga bobo kayo, tama ang ginawa doon sa confidential fund. Hindi dapat ibalik ni Sara Duterte yung 125 million. Eh, mantakin nyo naman kasi. Hindi ho yan mga ano ha, mga boss ha. Hindi ho yan basta-basta yung mga nagpapile ho ng petition na yan. Hindi ho basta-basta mga tao, hindi ho basta-basta talino yan. Oh. Na mga 125 million na hindi daw dapat na naibigay sa kanya dahil ganito ganito. Ah, marami siyang valid reason. Ah, yun nga ang labas nito. Ano sasabihin ng Korte Suprema diyan sa petition na yan? Oh, valid reason na anong magiging sagot na naman ng Korte Suprema diyan? Oh. Ganon din naman nung nagfile sila ng disqualify si Bongbong, hindi siya dapat makatakbo. Valid naman ang reason na naman. Pero wala rin nangyari, nakatakbo, landslide, 'di ba mga boss? Yan po 'yan eh, ang hirap po talaga ng ganyan, eh, 'di ba? Parating nga nag-uusap kami ng kaibigan kong abogado. Bakit ganun ang batas? Ang napakahirap kumuha ng hustisya. Bakit? Magpapile ka ng kaso sa lower court, guilty ang kalaban mo. Aapila yung kalaban mo sa court of appeal, guilty na naman. May pera yung kalaban mo, aapila sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, ah, walang kasalanan yan. Nangyayari ho kasi yan. Gaya nga ho itong nangyari kay His Excellency, o diba? Pero nanalo na si His Excellency bago nagdesisyon yata ang Korte Suprema na unanimous na bobo kayong mga nagsasabing hindi pwede makatakbo to. Pwede. Oh. Ang hirap po. Ano? Gaya sinasabi. Kung merong sasabihan God moves in a very mysterious way and so is money. No, mga boss, paulit-ulit. No. Remember, 13 raw dyan, appointee ni Digong. Halos appointee na yata ni Digong lahat na nasa Korte Suprema. Lord. Anyway, mag-collab na po tayo. Kaabang-abang na naman po yan kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung dapat pababalik ba yung 125 million na ginastos
ni Sara sa loob ng 11 araw kay Juan de la Cruz? O sasabihin ng Korte Suprema na okay lang yan? Yan po ang buod niyan eh. Di ba mga boss? Ano sa palagay niyo mga boss? Ha? Tama ba reaksyon ko dito sa balitang ito? No? Oo. Eh yung Korte Suprema, yun nga ano yun, sabi ko nga kaya yung sa kaibigan ko, abogado eh. Alam mo, pre, kako, attorney. Nakakaano, lalo nung na-acquit si Hubert Webb, no, yun ang pag-uusapan namin. Mantakim mo, guilty sa lower court, guilty sa court of appeal, pagdating sa Korte Suprema, sabi ko, mga bobo, walang kasalanan yan, palabasin yan, and the rest is labas na. O, diba? O. Eh, pare-parehas lang ho yata, libro niyan. No, kagaya nito mga nagpipetisyon na to, hindi naman ho basta-basta mga talino nito, sila Christian Monsud, Barry Gutierrez, si Shell Magno, o tatalino yung mga profesor po yan. Hindi naman ho basta-basta magpapail yan ng mga ganyang klaseng sa Korte Suprema na hindi detalyado. Di ba mga boss? Ganon din nga, paulit-ulit oh. Di kaya yan, sabi ni Commissioner Rowena Guanzon. Pero sabi ng mga kasama niya, Commissioner, hindi, pwede. Ganon din yun sa Korte Suprema. Ang nagsasabing di kaya yan, si dating Supreme Court Justice din, Antonio Capio, wala. Bahala ka na, Lord. Kayo po ang higit na nakakaalam kung sino ang tama at kung sino ang mali. Di po ba? Pero yun nga. 125 million. Napakarami yung bigas niya na. Para ipamahal itong parating na Pasko, marami yung matutulungan niyan. Ginastos lang ng, in 11 days, saan napunta? Hindi nga rin niya may paliwanag kung paano niya ginasta, di ba? Yun ang inihinging nito si Senator Contiveros, paliwanag mo. Paano mo nagastos 11 days? Magkulab na po tayo, masakit sa ulo, di ba? Mga boss, ha? Shout out Nelson Batalones. Baliktad yata. Nadamay sa confidential fund. Kalat ni Baya, shout out ah. Good evening, Karoke. Sa sinabi ko na, basta pogi ay palaging ginagabi. Banat lang, Karoke. Be well, mga bear. Okay, okay si mga bear. Dasal-dasal lang. Parating dasal. Ah. Librado Ludovico. Shout out ah. Blessed Tuesday morning po, Karoke. And to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Ha? God bless po, stay safe and healthy. What? Talaga namang mabaho yang si Sarang walang AIDS. Katulad ng kanyang amang si Dorian Dutae. Hayop din sumipsip tong si Paras. Na ito, pati si Baboy Roque. Pwe, nainit na naman ulo mo. Ha? Sabi ni Kalatni, hello, Miss Akira Milos. Oh, good day, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, alam na ng taong bayan kung sino sa kanila ang mas matakaw sa pondo ng bayan. Natauhan at nabahala na po kasi ang kamera na kung saan gagamitin ni Sara ang secret fund. Oh. Newbie Art, welcome to the club, Newbie Art. Watching from San Diego. Thanks God kasi kayo lahat ay may pusong nagmamahal sa Pilipinas. God loves you and gives you more wisdom. Avid followers niyo po ako ni Attorney Enzo. More power po. Salamat, Newbie Art. Librado Ludovico,
Sabi niya ulit, parehong tinamaan, ha? Parehong tinamaan ng lintik yung dalawang yan. Balasubas, may saltik, malala, maluwag ang tornilyo, sipsip, buto. Galit. Hau, siyaw, shout out, siyaw, siyaw, sabi niya. Tama si Paras, dapat kumalas si Sara sa administrasyon ni PBBM kasi nadadamay si PBBM sa baho ng mga dutay. Grabe sa kasi nilulingan itong mga alipores ni Digong nyo. Totoo. Ah, puro baliktad eh. Puro saywar nga, diba? Diba? Si Digong. Ah, bago ako bumaba, gusto ko makakita ng mainis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya. Ahuli ko sa iyo sa pulis. Nasa kanila na lahat ng makinarya. Si Lenny Robredo pa. Ma sila pa madadaya. Anak ng weteng. Sakit sa ulo talaga si Digong. Sa totoo lang. Oo. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Okinawa, Japan talagang money makes the world go round. Kahit alam na dalawang gunggong Rocky at Paras na maling-mali ang mga ginagawa ni Sara, ito tutanggol pa din sila. Baka kasi mawala sa payroll. Totoo yan, David Alvin Mendoza ka, ha? Elizabeth Iscari, shout out, ha? Good evening, Sir Rox. Hi, parang baliktad na sinasabi ng mga ito. Si BBM daw ang sumisira kay Sara. Ano naman ang kinalaman ni BBM administration tungkol sa pagbaba daw ng survey ni Sara? Ngayon, nagkakagulo na ang mga unitives nila. Kasi nga, yung mga nakapaligid sa mga ito, di na alam gagawin at nagkakagulo na sila. Kaya kanya-kanya na mga yan kung anong gagawin nila, yung mga alipores nila. Eh wala naman akong itulak kabigin sa kanila. Parehong walang kwenta. Hay. Parehong panulak eh, walang pangkabig. Huh? Mudi Muma, shout out, ha? Sabi niya. Hi, Sir Rox. Good evening po. Yung mga Laos, huwag nang makisaw-saw. Yung dalawang magtatanggol kay Sara, lalo ninyong ginagalit ang matitinong mga Pinoy. Lalo ninyong binabaon si Sara. Manahimik na lang kayong dalawa upang mapawi ang galit ng mga matitinong mamamayan. Kiliting-kiliti na sila. Kiliting-kiliti na silang ipuesto si Sara dahil madalas na nag-uusap Jinping at si Digong. Hindi yan papayagan ng Diyos na manaig ang maka-China. Salamat, Sir Rox. Ingat po. Ingat din, Mudi Muma. Ibrahim's Viewpoint. Welcome to the club. Hello, my friend. Hello din. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Tama kayo, Sir Rox. Malaking kasiraan talaga ang administrasyon ni BBM. Ang hindi pa din nila pinapalaya si Dilima. Oo, yun na nga na naman ang sinasabi ko eh. Oo, nandiyan na naman tayo sa sinabi mo kay Dilima. Ha? Hanggang si Dilima nakakulong. Para sa akin lang, may pangil pa rin si Digong sa gobyerno ni BBM. Ha? Oo. Diba? Tuloy natin kay Elizabeth. Lalo na nakikita ito ng international community na walang basihan ang pagkakakulong dito. Na walang kwenta ang ustisya dito sa ating bansa. At di pa nila isinusuko itong Duterte sa ICC. Na dapat lang na ito ang tamang desisyon para bumango ang imahe sa buong mundo ang ating bansa. At yan lang din ang magandang bala na ibabato ni BBM na ito sa Duterte. Diba, Sir Rox? Tumpak. Friend Sherbin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Tia Deli. May ngiting pagkaway at pagbati po ng magandang buhay sa ating pong lahat mga kalupon sa Rocky Warriors. Umabati din po ng congratulations sa ating pong kapatid na si Rachel Isguera po sa pagkapanalo po sa nagdaang barangay election. Oh, mabuhay ka kapatid, sabi niya.
Alam kong basta may Diyos sa puso at buhay mo, basta may Diyos sa puso at buhay mo, may tapat na paglilingkod para sa mga kabarangay mo. God bless sa'yo, sister. Patnubayan nawa ni Lord ang tamang gabay sa iyong paglilingkod. Proud at masayang kaming mga Rocky Warriors para sa'yo. Oh. Congratulations talaga, Rachel Esguera, ha, my friend. Shout out, Brother Eli Asistio. Johnny B. Good, shout out, ha, sabi niya. Gandang gabi ka, Rocky. Itong si Duterte at galamay nila na puro kabaliktaran ang pinagsasabi. Kitang-kita naman na si Sara mismo ang sumisira sa kanyang pangalan at pamamagitan ng pagnanakaw sa gobyerno. Galit si Johnny B. Good. Friend Sherwin ulit, oh. Sir Rox, sa topic mo today, isang malupit na si Mangot at Belat para po sa kanila. Kung ako po ang inyong tatanungin, Sir Rox, pare-pareho po silang ligwak at mga walang silbi. One goal, one dream, one agenda. Puro mga mukhang power tripping. Ha? Puro pera, 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 pera. Pamor, palagi po ang ugat ng dahilan ng mga hinayupak na mga buhaya. At puro po mga sip-sip lang po sa mga tumbong ng mga buwakang buwaka ng ay, Diyos ko po Lord. Kailan po kaya mauubos ang mga endangered species na mga ito? Nako, walang ubos yan eh. Ikaw naman. Ah? Kaya mas okay pa si Rox kung magpatuka na lang po silang lahat sa aas o itapon na lang po silang lahat doon sa iwahig. Doon sila magsagawa sa magsama-sama at doon mag-power tripping kinam. Pwe, mga buwisit, good night po Sir Rox. Wala po tayong magagawa kundi palaging tiwala at mataimtim na dasal sa Panginoon. Totoo yan, Tia Delica, ha? Kung kailan po magwawakas ang napakalupit na bangungot na ito sa ating bansa. Naku, matagal-tagal. Pero ICC is coming to town, ha? You better watch out, you better not cry. You better not. I'm telling you why, ha? ICC is coming to town, ha? Tuloy natin. Si Lord lang po ang tanging pag-asa at nakakaalam. Totoo yan, Tia Delica, ha? Huwag po tayong susuko. Kapit lang po palagi. Bukas, may bagong pag-asa para po sa ating lahat. Ingat ka po palagi, Sir Rox. Impong ba siya ang signing off? Ang sa inyo po, tunay na nagmamahal. Di po papanig sa mga Butanding o kahit sa Tuko at taga Durian City. Ito po ang inyong aswang at Tia Deli. Walang katapusan pa. Salamat sa pa-shoutout po, Sir Rox. Para sa aming pong lahat, sa araw-araw, gabayan at pagpalain ka po ni Lord palagi. Kau din, Tia Deli. May you have many more birthdays to come, blessings to come, ha? Totoo. At nang marami ka pang, alam niyo, Tia Deli, at si friend Amy Bingson, parehasong ano to eh. Ayoko na lang magsalita. Basta maka-Diyos, yun lang po yun, ha? Friend Amy Bingson, no? Shout out, Dolor Garcia, bilin na magtangob, shout out sa inyo dyan, ha? Sabi ni friend Amy, oh. Ang ikinababa ni Sara na walang AIDS ay dahil na rin sa kagagawan nila. Pinakita lang naman niya na kung gaano siya kagahaman sa pagwaldas ng pera ng bayan. Could you imagine 125 million inubo sa loob ng 11 days? Ibang klase talaga sa pagkasiba niya sa pera. Friend Amy ka, ah. 11 days, may holidays pa doon, ha? Kasi December yun eh. Oh, talagang walang holiday, talaga sinimot. Lord, friend Amy ulit, oh. Sisihin din ni Sara na walang AIDS ang kanyang ama, mismong sa bibig niya nang galing na talagang mamamatay tao sila. Eh, yun nga eh, diba? Friend Amy ulit, nahihilo na ang mga dutay sa nangyayari kanila dahil alam na nila kung saan magtatapos ang lahat. ICC, pasok! Now na!
Ari, shout out ah, sabi niya. Nakakatawa naman ito si Atty. Enzo. Sabi niya, ready na daw niya, ready na daw sana niyang, ready na daw sana siyang kanina para mag-discuss tungkol sa posibleng pagsiba kay Gloria dahil ayaw ni Gloria ang kundinahin si Digong. Digonggong sa pag-atake nito sa Kongreso. Mahaba ito. Pero sabi ni Atty. Enzo, lumabas daw muna silang mag-asawa sandali at nagbumalik sila ay sinibak na si Gloria sa Kongreso sa pagka-deputy speaker. Kaya advice ni Atty. Enzo, bumili na tayo ng maraming popcorn dahil bakbak ang umaating kabo ito. Patok daw ito sa takilya. Mahihiya ang laban ng Israel at Hamas na Gaza. Ah. Wag niyo na daw po isipin na magbayad ng sa takilya dahil bayad na ito ng ating tax money. Pinag-aawayan lang naman nila. Para sariling interest. Saka set back and relax and enjoy your popcorn. Totoo yan, Aris, ha? Diba sinasabi ko, marami-raming money at popcorn ang kailangan natin. Eto na naman, kakabang-abang na naman natin. Kung ano ang magiging desisyon naman ng Korte Suprema, ha? Kung ipababalik ba o sasabihin, ha? Mali kayo! Kay Sara yung 125 million na yan. 125 million, goddammit. Ano ba yan? Gano'ng arami kaya yun? Million pa lang yan. E lalo na yung billion sa trillion. Ano? Turagis na yun. Kalahat ni Baya ulit. Oh. Dapat sana gumaling ng dapat gumaling. God bless. Oh. Ay, si friend yung lago, no? Shout out, June 360. Good day, Manong Roque. Tama po kayo. Parehong may tama si Paras at Roquita. Parehong may tama sa utak. Pareho silang may katok. Ay, apo. Ikaw naman, pastor. June 360 ulit. Oh. Tama po kayo. Hindi nila matanggap yung katotohanan na sira na si Sara or else wala silang matatanggap. O, oh, diba? Sumagot si Jobel Garcila. Welcome to the club, Jobel Garcila. Engineer Toto Causing Channel. O, oh, shout out, Engineer Toto Causing. June 360 ulit. Oh. Wala nang masisira kay Sara. Matagal na siyang sira. Pati ang sila Roqueta Paras, may sira na rin. May sira ang mga utak. Pag may time ka, friend, kwentuhan ulit tayo. Sarap ng kwentuhan namin ni ano, June 360. June Lagon. Ang sarap ng kwentuhan namin, totoo. Friend, Amy Bingson ulit. Oh. Pareho silang may tama sa utak. Al Olalia, shout out ah. Sabi niya. Diyan mo malalaman na ang mga nakaupong pangulo at vice ay hindi angkop sa kanilang pwesto. At sila mismo hindi alam ang mga batas, makasandok lang ng pondo. Gara pala na ang kanilang pagnanakaw. Ang pondong galing sa OP ay nilipat sa OBP na dapat ay dumaan sa approval ng Kongreso. Ay prosesong hindi nila sinunod. Talamak na din ang takipan nila sa isa't isa. Dapat talaga umilos na ang matitinong otoridad, ang uniform personnel at taong bayan. Magandang araw, Sir Rox at mga ka-warriors. Continue your advocacy para sa katotohanan. God bless us all. God bless Al Olalia. Friend Aimee ulit. Oh. Ginanaan si Friend Aimee. Shout out sa aking mabait na sister Sherwin Sapeda. Ingat ka lagi dyan sa California. Yan din ang sagot niyan, pre. Ingat ka dyan sa Italy. Huh? Friend Aimee ulit. Oh. Thank you po kay sisters Cassandra Daisy sa pagbati niya sa nakaraang kong kaarawan. God bless you always. Huh? George Carino. George Carino, welcome to the club. No? Patulong kay Kibuloy, stop.
Kibuloy. Cassandra Daisy, oh. Shout out Cassandra Daisy, ha. Sabi niya, parehong mali si Aling Roque at Paras. Si Sara Dugas ang may sala. Ha? Si Sara Dugas ang may sala. Dala sa kasakiman. Suportahan natin ang makapag pakulong sa mag-amang Dutae para mabawas-bawasan ang mga China at tagahakot ng pera nating mga Pilipino. Sana nga, sana nga. Jane L, my friend, shout out. Okay ka na. Ano ba to? Mag-vitamin ka kasi ng pampalakas. Oo, diba? Oo. Mga juice, mga calamansi juice, vitamin C, ano ka ba naman? Sabi ni Jane L. Hello, Kalatni. Thank you sa concerns. Sa awa ng Panginoon Diyos, maayos naman ako. Medyo weak pa. Lagi kong pinapanood. Si Sir Rox, sabi niya. Jane L. ulit, oh. Sir Rox, di ba nasabi ko na hindi naman smart o matino? Hindi naman smart o matalino si Bongbong. Si Lisa ang matalino. Alam ni Lisa ang mga galaw ng kanilang kalaban. Merong plano yan. New Yorker nga daw siya, di ba? Akira Milos, oh. Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang. Watching now. Sabi ni Akira, oh. Sino po si Pepanyo Labrador, Mr. Sa totoo lang? Two. Ano mo siya? Subscribe mo para malaman mo. Malupit yun, Akira. Ipipanyo Labrador. Oh, yan ang kanyang ano. Ang kanyang sa YouTube niya. Akira Milos ulit, oh. Done watching po. Happy Wednesday morning po. Sana ay masigla at puno ng kalakasan ang buong araw na ito. Christian Cheng, knock, shout out. Marilu Pabian, shout out na ka. Eman Escalona, shout out. Adoracion de Maranan, Mirna Legalado, shout out sa inyo mga friend. Oh, mission accomplished, nakapag-vlog na naman tayo, nakapagsaya na naman tayo. Yan ang aabangan natin. Bumili na maraming popcorn. At kung ano na naman ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa 125 million million na nilimas, ay nilimas, inubos sa loob ng 11 araw, may holiday pa po yan, ha? Ng ating Sara Duterte Carpio, ha? Pahabol po, madali lang ho at maaga pa. Ito ang sabi ni Sara Duterte. BP Sara Duterte, let Supreme Court decide on controversial secret plan. Pakinggan natin. Vice President Sara Duterte appears unfazed by a petition filed today, urging the Supreme Court to order the return of 125 million. Sara Duterte appears unfazed by a petition filed today, urging the Supreme Court to order the return of 125 million pesos in confidential funds to the government's treasury. This move questions the 2022 transfer of confidential funds to her office, and the Vice President has opted to let the Supreme Court handle the controversy. The decision to transfer these funds to the office of the Vice President was approved by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Base sa aming petition, sinasabi namin sa Korte Suprema na ito ay hindi sang-ayon sa ating saligang batas, dahil Kongreso lamang ang pwede kumuha ng isang budget item. Na ang nangyari na sa paglipat ay ang Executive Department ang gumawa ng isang item na confidential fund. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Vice President Duterte has urged the nation to shift its focus towards enhancing the quality of education. Yun ang sabi niya. Pinapaubaya niya sa Supreme Court para matapos niya ang usapin ito. Ang talino ng Supreme Court, sabi niya. Pinapaubaya namin
sa talino ng Supreme Court ang tungkol dito sa controversial na ito para matapos na ito. Kaya yan ang ating hintayin, mga boss. Parang walang ka-nervous-nervous si Sara, di ba? Yes, bahala na yung Supreme Court. Kaya diyan na mag-desisyon para matapos na itong usapin na ito. Ano sa palagay niyo, mga boss? May mangyayari ba dito sa petisyon na ito ng mga matatalinong tao laban dito kay Sara Duterte? Popcorn ang desisyon diyan. Ang popcorn ang mag-aano diyan. Popcorn at saka fruit juice. Sa akin, 50-50. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Good night.